Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang kalalabas pa lang na injury update ng Memphis Grizzlies kay Ja Morant. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang lumabas pa lang na trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Denver Nuggets. Naipanalo nga po mga katrops ng Memphis Grizzlies ang kanilang preseason opener laban sa Dallas Mavericks sa score na 121-116 sa paunguna nga po ni Brandon Clark na nagtala dito ng 17 points off the bench. Ang kanilang mga key players naman nga po na sina Desmond Bane at Santi Aldama ay nagtala pareho ng 11 points, Marcus Smart at Zach Eddy na gumawa rin naman ng parehong 6 points. Samantala ang kanilang superstar naman nga po na si Ja Morant ay maaga rin namang nagpakitang gilas matapos itong magtalaga ng 13 points, 4 rebounds sa 3 assists sa kanyang plus 12 na efficiency ratings sa loob ng 18 minutes na playing time. Sadyang hindi pa rin nga po talaga ito tinatantanan ng injury sa kanyang pagbabalik sa Memphis matapos matapilok ulit ang kanyang paa sa isang play sa kanilang laro na siyang dahilan bakit napilitan itong bumalik sa kanilang locker room. At kahit man nga po nagawa pa niyang makapaglaro sa kabila ng kanyang injury, ay wala na rin naman nga po siyang ibang choice kundi magpahinga kasunod ng pagsakit ng kanyang nadaling paa nang matamaan ulit ito ng bola sa kalagitnaan ng kanilang laban. Mabuti na lamang mga katrops ay minor injury lamang ang natamo ni Ja Morant ayon sa ibinulgar na balita ng head coach ng Memphis Grizzlies na si Taylor Jenkins. Samantala, puno na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa lumabas pa lang na trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Denver Nuggets. Sa kabila nga po mga katrops ng pagsisimula pa lang ng preseason ng Lakers, ay sunod-sunod pa rin nga po ang pagsilabasa ng mga trade rumors sa kanilang kupunan na siya magpapalakas talaga sa kanilang lineup. At isa na nga po dyan ay ang kalalabas pa lang na trade proposal para magkaroon sila ng deal ng Denver Nuggets. Bali dito nga po mga katrops ay makukuha ng Denver Nuggets sina D'Angelo Russell, Rui Hachimura, Jackson Hayes at isang 2031 first round pick. Habang Lakers naman nga po ay makukuha dito sina Michael Porter Jr. at DeAndre Jordan na maaari rin naman nga po nilang tanggalin pagkatapos ng kanilang trade. Isa rin naman nga po si Michael Porter Jr. sa mga pinakamahusay na scorer at 3-point shooter ngayon sa NBA sa pag-average nga po niya ng 39.7% sa long range, kaya malaki nga po talagang maitutulong nito sa kanilang kupunan. Ngunit posible lamang nga po itong mangyari kung sakasakali mang mabigong muli ang kanilang kupunan na makakuha ng maagang panalo bago ang trade deadline sa darating na Pebrero sa susunod na taon. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.